Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Annalyn Parole. So ngayon, naka-live tayo at ang gagawin natin ay magre-review tayo ng Oli. So ito kasing Oli na to, ito yung mga cosmetics na binibenta namin sa One Stop Shop. Pero ayun nga, nung nag-start kami nitong August lang, August, September, October, so ilang months lang siya, and then ayun, napansin namin na talagang mabili itong mga Oli products na ito. So mamaya, papakita ko sa inyo and itatry natin kung gaano ba kaganda itong Oli products na ito. And dito, pag-uusapan din natin syempre, yung mga strategy. So ayan, kung meron kayong mga business dyan, meron kayong nag-start pa lang kayo, so may mga strategy tayo sa business na pag-uusapan para alam mo na makatulong kung halimbawa mga nahihirapan ba kayo kung paano ba yung mga dapat gawin kapag ka mayroong business, lalo na sa nag-start pa lang, paano ba natin yan mai-improve, yan sa mga packaging, yan mamaya napakarami nating pag-uusapan habang syempre tinatry natin at pinakikita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga Oli Cosmetics na yun nga, kasama na siya sa ating mga, sa online, sa one-stop shop namin. So ayun guys, so i-share ko lang muna, titingnan natin itong ating live. Yan, para habang naghihintay tayo. Yan. Yan, so itatry natin. Ang isa sa nagustuhan ko dito sa Oli, so meron kaming mga binili kasi dito nung nakaraan. And ipakikita ko sa inyo. Pakikita ko sa inyo. Ito yung ano, yung mga nabili na namin sa Oli. Medyo nakakasila ho. Yan. So pagka bumibili kami sa Oli or pagka may mga kliyente tayo na bibili sa Oli, sa ganito niya nilalagay yun. So ito yung kagandahan dito sa Oli. Yan, makikita ninyo sa packaging pa lang. Medyo layo, ayan, ilayo-layo natin kasi para makita. So, ito yung packaging niya kapag ka ang bibilihin ninyo ay mga isang, yung isa o dalawang product lang. For example, ayan, yung ganito lang, yan. Ito kasi blush to, blusher siya. So, kung isa lang yung bibilihin, sa ganito siya inilalagay. So, ang maganda dito, ang packaging niya, ito siya, may ziplock siya. And, ayan, nilalagyan din niya ng... Ah, ito, thank you letter. So, ito ay isa sa importante kapag ka, meron tayo mga product na binibenta, kailangan. Ayan, maganda, meron thank you letter. Or kaya naman, mga sticker or pwede din calling card. Yan, para if ever na magustuhan nila yung product na binibenta mo, di ba? At least, nare-recommend ka nila sa, ano, sa ibang tao o marerecall nila kung saan kanila pwedeng kontakin, kung saan kanila pwedeng puntahan if ever na gusto nila uling bumili ng product mo. So ayun. Yan, uumpisahan na natin gamitin una itong blush. So wait lang ha. Yan. So, itong blush, tatry natin siya. Itong blush na to, matagal ko na siyang ginagamit. So, ito yung blush na to, 3-in-1 siya. So, ito, pwede natin siyang ilagay sa, ano, sa cheek. Yan. So, ako meron na akong ginawang product review nito. Ano ito, meron na akong ginawang short na video niyan. Yan. So, yung mapapalagyan niya yung ginawa kong short video nito. And then, yan, napakasimple niya lang, di ba? Eh, lang maganda dito, hindi ito mabilis maalis. At saka, ang bilis niya lang talagang gawin. So, pagka nagmamadali tayo, mga daily makeup, pwede natin itong gamitin. So, ito, pero ito minsan, ang ginagawa ko dito ay merong, di ba? Pwede siyang gamitan ng ganito. Yan.
Pwede naman siya. Tapos mabilis naman siyang pantayin. Yan. Di ba? Para makamirror ang ating salamin. Kaya ako nahihirapang mag-makeup. So, ayan. Pagka sa mata, ito. Pagka sa mata natin gagamitin, pwede natin itong gamitan. Pwedeng kamay lang, gaganon mo. Or pwede ding may brush. Yan. So, try natin kung pagka-brush yung ginamit. Kasi kanina, di ba, tinry ko siya na nalagyan na kamay ang gamit. So, yan. Try natin kapag ka-brush. Pakita natin. Diba? So, ayan ha. Ano lang. Ang tawag dito. Doon lang sa discrimination. Ako ay talagang hindi expert mag-makeup. Though talagang syempre, kailangan nating matutunan kahit mga simple makeup. Yan. So, yun yung maganda dito. Pwedeng pag ilalagay mo siya, pwedeng kamay lang. Alam mo yung kapag kahit maiwanan mo yung mga brush-brush mo na ganito sa bahay, at least pwede nating gamitin yung itong 3-in-1 blusher na to ng kamay lang talaga yung gamit. So, ayan. And then, pwede din na ito sa lips. Pwede din siyang ilagay sa lips. Yan. Diba? Ayan, diba? Pag mapapansin natin, ang ganda ng kanyang color combination. So, yun yung kagandahan. Tapos yung sa mata naman, depende naman po sa inyo kung gusto ninyong makunti lang yung lagay or makapal, or pwede din naman siyang haluan pa ng ibang color. So, pwede siyang ganun. So, yun yung kagandahan po sa dito sa Oly Cosmetics na 3-in-1. Pwede natin siyang lagyan ng mga combination. So, di ba? Yun yung maganda. So, before that, share muna tayo sa ating mga sa iba nating friends. So, yun. Mamaya, di-discuss natin yung tungkol doon sa ano. Kasi, syempre, sa akin, minsan, di ba, doon sa, kung nakakapanood po kayo doon sa ating business and finance, meron po doon na meron po akong topic doon tungkol sa mga negosyo, tungkol sa mga strategy, kasi minsan meron talaga ngayon na mga nag-uumpisa pa lang sa negosyo, nahihirapan silang mag-start, nahihirapan silang kung ano ba yung mga dapat gawin. So mamaya, medyo itatakil natin yung mga bagay-bagay na yan habang tayo ay nagme-makeup. So at least naka-double purpose tayo ngayon, di ba? Na habang nagme-makeup, habang naipapakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa ito. So at least, mapapakita ko sa inyo and madi-discuss natin kung ano ba yung mga pwede nating gawin tungkol sa ating mga business. Yan. So, kung kayo ay mga nakikinig at mapanood ninyo itong aking live, so ayan, mag-ano lang po kayo. Mag-comment lang kayo at re-replyan ko po kayo. Yan. So, share lang muna natin itong ating live. Hindi ko siya makita. Yan. Malapit na ang Pasko. Nakikita niyo naman yung aking likod, di ba?
ang ano namin mga Christmas tree, meron ng mga Christmas decor. So ayan. Dahil December na ngayon. And yun ang talagang palang anuhin natin, pursigihin natin sa mga panahong ito. Kasi nga, dahil magki-Christmas na, kumbaga ito yung maganda, right time talaga para mag-improve tayo sa business natin, i-promote natin, and parang itong mga panahon na ito, kapag na-promote natin ngayong November, kasi di ba kahit naman medyo mahirap ang buhay talagang kahit papaano, yung ibang family, ibang tao talagang maglalabas sila ng pera para kahit papaano mag-celebrate. Kaya huwag natin, huwag tayong parang mawalan ng pag-asa na pagdating ng December, wala tayong mga magiging sales sa business natin. So kumbaga, lang tayo, continue lang tayo. Then, wait. So yan, at least na i-share lang natin before tayo magderecho. Yeah. Nakinaamon ako. Yan. So yan, kung napapansin ninyo, isa pa lang yung ginagamit natin, ito yung only na blusher, pero only blusher siya, ito siya, pwede, pero pwede na siya sa cheek, yan. Diba, ang bilis niya lang naman, dagdagan pa natin yung kabila. Yan, ang bilis niya lang naman ilagay. Yan, so, pwede din siyang ilagay sa mata. Kagaya ng ginawa ko kanina, pwedeng kamay lang ang gamitin, pwedeng may brush. And then, pwede na rin siyang ilagay sa lipstick. Alam niya, napakarami pong product nitong Odin na to, kaya talagang mag-e-enjoy kayo. And ang maganda po kasi dito, napakamura lang talaga ng products ng Oli. So, kaya talagang matutuwa kayo. Kasi pwede siyang pang regalo. Diba, pwede din pang sariling gamit natin. So, ito naman, yung next natin na gagamitin itong sa Oli Brow Soap. Yan. So, ayan, ganyan lang po siya. Kasi kung mapapansin niyo, 'di ba yung kilay ko parang medyo sabog-sabog siya. So, ang maganda dito sa Oli Brow Soap na siya na to. Nung na-try ko siya, talagang mas naging maayos yung aking kilay. Yan. Pakita natin maigi. And itong Oli Brow Soap din na to. Ano din siya? Ang maganda diyan ay matipid din siya. Napakatipid din yung gamitin. Tapos, kapag nag-Oli Brow Soap ka na, kapag naglagay ka ng pangkilay, yung pangguhit sa kilay, ang nagustuhan ko sa kanya, ang bilis na niyang iguhit. At saka, pagka may ganito kasi, kagaya niya, napapasabay muna siya sa gusto mong korte, di ba? So ayun siya. Di ba? Yan. At saka itong Oli Brow Soap na to. Ang tagal ko na siyang ginagamit pero sobrang konti pa rin ng bawas niya. So pakita ko sa inyo ito siya oh. Yan. Diba, napakarami niya. Tsaka mabango siya. Parang medyo umoy menthol. Medyo umoy menthol siya ng konti. So yun, dahil nalagyan na natin ng Oli Brow Soap yung aking kilay, guguhitan naman natin siya at ipapakita ko sa inyo na talagang kahit konting guhit lang ang ilagay natin, may kulay na kagad siya. So, ako ang ginagamit kong pang kulay, pang kilay ko, ito. Yan, ito naman yung sa Vice Ganda naman siya. So, yan. So, ako, ito yung pang kilay na ginagamit ko. Yan. Tapos, babasain lang ng konti. Tapos, so, yan. Pakita ko sa inyo na talagang
ang bilis niyang gumuhit kapag ka meron ng oily na brow soap. Yan, super ano lang ha, super gaan lang ng kamay ko kasi pagka diniin mo, alam mo yun talagang guguhit na siya talaga ng sobra. So, kailangan as in, pag ginuhit nyo ng ganun, napakagaan lang dapat ng kamay. So, ayan, meron, napansin nyo, meron kaagad kulay. Yan. So, yung kabila naman. Di ba may guhit kaagad? So, ito naman. Ako ay hindi sanay mag-makeup. Kaya pagpasensyahan nyo na. So, pero alam nyo ba, pagka nag-makeup kayo, sa ilan na medyo mahihirapan kayo. Kagaya dati ako, hindi ako talaga sanay. Hirap na hirap din ako magkilay. Pero, pagka lagi namang ginagawa, eh, naging okay naman siya. Yan. So, yan. May nahihirapan sa aking, ano, naka-mirror kasi yung naka-mirror yung aking camera. Yan. So, ayun, ganun lang. And then, pagka ang ganito, pwede na rin natin itong ipailagay dito sa parang ilalim ng mata natin kung medyo gusto natin may kulay na brown yung ating ilalim ng mata. Parang nagkaroon na pala ng kulay yung ganito ko. Yan. Pag naglalagay po ako ng ganito ay as in konti lang talaga. Para ano, para hindi masyadong halata. Kasi ayoko din po ng parang brown na brown yung ilalim ng mata. Yan, ganun lang, konti lang, as in konti. Yan, o diba? So, ang ginamit pa lang natin, dalawa pa lang po yung ginagamit natin. Kasi yung iba, kasi hindi naman natin siya pwedeng gamitin ng sabay-sabay. So, siguro yung iba ay hindi natin muna gagamitin lahat. So, ayan. So, try naman natin itong So, ito yung papakita ko sa inyo ito. Yan, pero dapat pala siguro ay meron tayong tissue para burahin muna natin yung una natin nilagay. So, yan, burahin muna natin. Okay. So, yan. So, ngayon medyo wala na yung una natin nilagay. Try natin itong ito, yung tinted. Ito yung tinted lip scrub. Yan. Yan. Ito yung velvety. So, ito maganda to kasi nung na-try ko siya, makulay talaga siya sa labi. Diba? Tapos, mabango. Yun yung maganda dito, yung mabango. Mabango at saka ano siya, matagal siya maalis. Tamis. Para mapakakain mo na eh. Ayan. Yan, siguro talaga may sugar to. Tamis na talaga. Magkape muna tayo.
Yan. Tapos, yan, nung na-try, kanina na-try na natin yung ano, yung oily lip scrub. Try din natin, ito. Ito yung lip and cheek tint na forever, ano ba to? Ah, fervent lip and cheek tint. So, try natin siya. Yan. Di ba maganda din? So, yun yung gusto ko dito sa mga oily products. Bukod sa mura lang talaga siyang bilihin. Kasi yung mga price lang nito, itong lip scrub na to, nasa parang 70 or 80 pesos lang. Then, itong mga ganito. Basta yung mga lahat ng mga product niya, mga presyo lang, nasa 100. Sulit ka naman sa gamit kasi nga, matagal siyang na bago maalis. So, at least hindi ka apply ng paulit-ulit. So, yun yung ginamit ko kanina. Then, eto naman. Etong isa is, eto yung New Orleans. So, eto yung mas maano, mas makulay to. Kasi nung na-try ko siya nung isang beses, talaga nakita ko na mas ma-red siya. So, papakita ko sa inyo, burahin natin ng konti. Yan. So, pakita, para makita ninyo kung ano yung pagkakaiba nito. Kasi ito talaga, nung ginamit ko siya, talagang nag-red talaga agad yung lips ko. Yun, di ba? Nakita nyo, nung ginuhit ko, talagang kumulay kagad. So, yun naman yung maganda dito. So, dun sa mga ang gusto naman ay talagang ma-red yung kulay ng lips. So, ito. Ito yung isa sa maganda. Yan. Diba? Tapos, so, ano ka naman, ano naman siya, hindi siya masyadong glossy, hindi din naman siya masyadong matte. So, kung gusto ninyo, yung iba kasi, iba, diba, iba-iba ng gusto. So, halimbawa, gusto ninyo ng matte. Ito yung tinted lip balm nila. Yan, ito yung Morena. Yan, tinted lip balm. Ito yung Morena. So, nung ginamit ko to, matte finish talaga ito. So, ito naman ay, ano naman siya, ang kalalawasan naman ng color nito is maroon. So, magiging maroon naman to. Pero may iba't iba pang color nito mga to. Makikita nyo siya sa page ng Olia, at saka sa One Stop Shop, at saka doon sa isang binlog ko na affordable cosmetics ng Oli. So, makikita ninyo yung iba't ibang mga color po nito. So, ipatry natin to. Oh, diba? Naging ano naman siya, naging matte finish. Yan, naging matte finish na naging kulay maroon. Yan. Kakulay na siya ng aking damit. So, yan, kumbaga kung ano yung mga trip-trip na gusto ninyong color, meron naman, may mga parang nude. So, yan, pwede din nating, wala kasi ako ng mga ganung ano yung nude. So, ayan. So, ito mamaya, itatry din natin to. Ito. Yan. Ito ay Posterity. So, basta itong mga to makikita ninyo doon sa isa kong vlog, makikita ninyo kung ano yung mga available, yung iba't ibang color na available niyan. So, try natin yon. Or, try natin lagyan itong, ito, maganda din to eh. Di ba, kahit umiin mo ka ng kape, hindi siya natatanggal. So, ito yung Oli na ano, lip, ano nga ba to? Lip gloss. Mabango din to. Amoy vanilla. Yan. So, ito yung lip gloss. Yan. So, try natin siya. Para doon sa mga gusto ay, ano naman, glossy. So, ito ay clear, tapos vanilla yung kanyang amoy. Try natin. Yan. Maano lang din siya ipahid. Napaka smooth lang din niya ipahid. Tapos matipid din to. Kasi medyo matagal ko na din siyang ginagamit. Okay din siya. So, ayan. Lalagyan mo lang ng gano'n para maging glossy na yung ano. Maging glossy na yung sa lips. So, ayan. Ano pa ba? Try din natin itong. So, ito naman.
Ito naman lip balm. Yung kanina ay lip gloss. Ito naman ay lip balm naman siya. To. Yan. Vanilla lip balm. Yung kanina kasi ay lip gloss. Ito naman ay lip balm. So, tatry din natin. Punas muna ng konti. Yan. Hindi ano, no? Ang tagal maalis nung ano. Ito yung matagal maalis. Ito yung hindi agad-agad naaalis, yung New Orleans. Yan. Kasi talagang ginagamit ko ito. Pagka ginagamit ko talaga ito, ang tagal niya talaga bago mawala. So, lagyan na naman natin ng lip balm kung ano yung mangyayari. Ito, amoy ano siya, mental siya. Mental naman siya sa pakiramdam. So, ayun, naging ano lang din siya, naging glossy ng konti. Yan. Di ba kakulay na ng red na yung aking labi? Kanina nude. Kanina nude, tapos naging red. Tapos na yun naman, maya-maya ay gamitin natin brown naman. So, yun. Try naman natin itong brown. Yan. So, try natin to. Tanggalin natin. Yan. Di ba? Hindi na siya masyadong maalis. So, kasi nga ay maano yung kapit nito. Ito. Maano siya. Talaga makapit. Ayaw na niya maalis. Yan. Ayaw na maalis. So, ito yung gagamitin natin. Ito naman ay ano naman siya. Para siyang brown. Lagay natin sa ating skin. Yan. Ang bango. Oh, may bubble gum. So, ito maganda din ito eh. Yan. O, diba? Isang pahid lang makulay na siya. Ayan siya. So, tatry natin. Siyempre. Ang bango niya. So, pagka ito yung ginagamit ko, kailangan talaga as in konti lang eh. Mahirap mong salamin dahil naka-mirror. Yan. Diba? So, ito ay, ano naman ito, medyo ma-red din na parang maroon. Tinan natin maigi. Diba? Tapos, oh, syempre maglalagay tayo ng ganito, mascara. Yan. So, depende sa inyo kung gusto ninyong medyo matte finish. O gusto ninyong yung lips ninyo ay medyo glossy, pwede naman. Yan. So, pagkatapos nun ay kailangan naman natin maglagay ng mascara. So, ang aking mascara ay nabili ko to sa SM. Ito yung Fashion 21 ba yun? Ah, hindi. Wait lang pala. Pagka pala naglagay tayo dito sa mata natin, di ba yung sa eyeshadow natin, minsan naglalagay ako ng medyo silver sa aking mata para syempre hindi naman siya masyadong plain. So, tatry natin lagyan. Ito yung ano ha, ito yung, itong ginagamit ko na ito, matagal na din to. Actually, ito ay napakamura lang din, parang 399 lang yung bili ko dito. Ito yung Dice Ganda naman siya. So,
Vice Ganda, yung kay Vice. So dito, ito yung naman yung nilalagay ko. Ito. Yung para siyang silver. Yan, nilalagay ko siya sa mata ko. Kasi diba pagka ganyan, diba parang brown lang yung mata ko. So ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng konting silver. Para medyo maiba-iba ng konti. Para medyo may design yung ating mata. Yan. So yung ganun lang para nakita niyo, 'di ba, magkaiba na siya. Parang medyo nahaluan na kasi siya ng silver. So mamaya ayusin natin 'yan. So yan, ganun lang, para medyo may silver ng konti. So depende lagi sa inyo kung ano yung gusto ninyong gawin. Ano, basta mag-ano lang kayo, mag-try-try lang din kung paano design yung gawin, kung gusto ninyong itry. So yan, at least nagkaroon lang kayo ng idea sa mga ano, sa mga product at saka sa mga makeup na mura, tapos maganda yung quality. Yan, itong kay Vice, okay din to. So, ito naman kay Vice na, ito yung lagi ko siya, nakikita niya naman, talagang paubos na siya. Pero napakatagal ko na itong makeup na to. Nakita niyo naman, tanggal na nga yung takip niya. Pero, favorite ko talaga to. Ito, lagi ko siyang ginagamit sa kilay ko. Then, ginagamit ko din siya itong brush na to, tuyo ito. So, ginagamit ko din itong brown na to sa mata ko. So, yan. So, lagyan lang natin ng konti. Dito naman siya sa gilid para medyo maging brown din naman yung dito sa gilid. Pero syempre, yun nga, depende pa rin sa inyo kung bawa sa inyo gusto niyo meron o wala. So yan, tingnan lang natin yung kaibahan. Yan. So tingnan niyo yung pagkakaiba ng aking mata. Yung aking kasi ilaw, hindi parang hindi pantay. Yan, di ba? Ito ay medyo may brown sa dulo. So, ito ay wala. Yan. Di ba? Magkaiba na siya. Di ba? Ito, kabila, mayroong brown. Ito ay wala. So, iba, di ba? Magkaiba siya. Kaya, minsan mas maganda yung mayroong sa gilid. Kaya dapat yung banda dito, mas medyo may darker. Yan. Tapos pag sa labi naman kasi, parang ayoko ng matte. Mas gusto ko yung ano eh. Mas gusto ko yung medyo glossy. Kaya lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng konting pampaglossy. Tsaka medyo hindi ako masyadong gumagamit din ng dark na lipstick. So, patungan natin ng, ito papatungan natin itong ganito. Para yung sa labi ko ay medyo mawala yung pagka-dark. Pahidan natin. Kasi po talagang ako ay hindi masyado mahilig sa dark. So, anahin natin. Ako gustong-gusto ko itong ano na to, itong blusher na to. Kasi talagang, alam mo yun, magagamit mo siya sa lipstick. As lipstick, magagamit mo siya sa blush. Magagamit mo siya sa mata. Ayan, di ba nag-iba na? Yung kanina kasi mas dark eh. So, ito ngayon, mas ano lang siya, parang naging ma-brown. Di ba? Yan. Yan. Sa pag nag-makeup naman ako, sobrang bilis ko lang naman mag-makeup. Yung ngayon lang kaya natagalan dahil may kasamang chika. So, yun. Tapos, pwede nating lagyan ng
lip gloss uli. Yan, para medyo glossy. Yan. So, ito yung ginamit ko kanina. Mabango to. Yan, di ba? At least, ano siya, medyo glossy. Ayoko kasi ng parang ano, ayaw ko ng, ano ba yun, yung dry, yung parang matte. So, hindi ako masyadong maano sa matte. Iba-iba naman kasi tayo, di ba? Iba naman gusto matte finish naman, ayaw naman nila ng glossy. So, ayun, tapusin natin yung Olly Cosmetics, di ba? Makikita nyo na talagang maganda siyang gamitin, maganda simple lang. And then, ang nagustuhan ko sa kanya, napakamura lang talaga. Yung mga Olly, ano lang siya, nasa 70 pesos, 70, 90, 100, 120, 140, mga ganun lang talaga yung price niya. As in, sobrang mura lang, sobrang affordable niya lang talaga. Ayan, tapos lagyan lang natin ng mascara. Minsan pag nagme-makeup nga ako, hindi pantay. Kaya, pagpasensyahan nyo na dahil hindi talaga ako expert mag-makeup. Lalo yung pag naglalagay nung pilik mata, nako, pakahirap ilagay nun. Kaya ako bihirang-bihira lang maglagay nung ganung pilik mata. Yan. Tapos, ano pa ba? Tapos, halimbawa, sa cheek naman, kasi itong Olly na to, hindi siya, ano, wala siyang glitters. So, kung mapapansin ninyo, di ba, parang ano lang siya, plain or parang kulay skin lang siya. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko pa rin siya. Ito pa rin yung kay Vice, ha? So, talagang itong kay Vice na to is gamitin-gamitin ko din siya. Kaya ang mga product ko dito ay, ito namang Mary Kay. Ito naman ay ginagamit ko lang siya pang primer. So, pang primer, Mary Kay. Ang makeup ko ay yung kay Olly, Olly Cosmetics. Then, ito namang kay Vice. Ito naman yung ginamit kong pang kilay at saka ginagamit ko ito na pang minsan pag gusto ko medyo makintab yung sa pisngi, yan, mga ganyan. So, ito, tingnan natin yung kaibahan. Ay. So, yan, tingnan ninyo pag nilagyan nung blush. So, ayan siya. Lagyan lang ng blush na konti. Ito siya. Kulay pink lang siya. So, ayun siya. Mano kasi yung ating ilaw. Try natin na medyo hinaan. Kasi parang masyadong lumiliwanag. Yan. Yan siguro. Parang masyadong maliwanag kasi. Para kita yung sa ano ng pisngi. Yan. So, ayan, ganun lang yung aking ginagawa. Yung iba naman, naglalagay pa nung parang dito, yung parang guhit na puti sa may ganito, sa may ilalim ng kilay. Kasi para, ano naman yun, kapag ka naman yung kilay ay para kung gusto natin na talagang maano, madiretsyong-diretsyo yung pagkaguhit, yung parang kita yung pinakang korting ganun. So, nilalagyan naman nila yun. At ganito naman yung mga ginagamit nila ito. Yung parang face powder naman siya. So, ito naman yun. Yan. Yan naman yung mga ginagamit doon sa pang-ilalim ng kilay. So, then, meron din naman ako dito na ito naman, pang ano naman to, pang blush din siya. Pero dahil nga may blush na tayong ginamit, so, yan, hindi na natin ito itatry. Ito naman ay sa Avon naman siya. So, yun, at least nakita nyo lang kung ano yung mga aking mga pinaggagamit na ano, na product.
So, ayun. Ano pa bang isi-share ko sa inyo? Yung mga lipstick. Yan. So, ito naman, meron naman ako dito. Itong sa ano din to, itong sa Vice. Ito, maganda din to. Itong brown na to. Yan. So, ginagamit ko naman siya sa mata din. So, pero syempre dahil meron na, magkakapatong-patong na yan. So, okay lang muna na hindi na natin siya lagyan uli. So, ayun. At least, di ba, na-try natin na ako kasi hindi naman talaga ako kagaya, nag-makeup. Pero, syempre, dahil nga kailangan natin yan sa business kasi nga, yun, madalas ako na nagla-live, madalas din ako na may mga meeting, and madalas din na nagba-vlog. So, talagang, ayun, tinry ko talaga na mag-makeup kahit sa sarili ko lang kasi ang hirap naman nung parang magpapamakeup ka pa sa iba, tatawag ka pa ng mga mag-makeup or whatever, at least kasi sa bahay. Kapag ka ganyan kasing medyo marunong tayo, hindi naman natin kailangan na, alam mo, yun yung parang sobrang kailangan expert sa pag-makeup, hindi naman kailangan na ganun. Tapos yung kilay ko, yung buti nga yung kilay ko, marunong na mag-ahit ng kilay yung anak kong panganay. Kaya kahit pa paano, hindi na ako nagpapahit ng kilay sa ano pa, sa parlor. Or dati kasi, ano, si Sir Sep pala. Naku, sorry, Sir Sep, ngayon ko lang nakita yung comment ninyo. Yan. So, ayun, para napansin ko nga ngayon ang kapal ng aking ganito. Shopee 1111! Hello. Shop na! si Chris Aquino, nagpapapansin na. So, ayan. So, ayun, hindi naman natin kailangan na talagang napakagaling nating mag-makeup para masabi natin na ganun. Kasi kailangan lang natin na i-try natin mag-makeup, i-try natin yung mga bagay na makakatulong sa atin, sa negosyo natin, di ba? Kasi lalo tayo pagka mga babae, haharap tayo sa ating kliyente, yun, kagaya nung sa akin nga, kagaya na sinabi ko kanina is nagla-live kasi ako. And then, yun nga, nagbablog din ako. So, kaya talagang pinilit ko talaga na mag-makeup on my own. Kahit na minsan nakikita ko yung sarili ko nga sa camera. Sabihin ko, parang hindi pantay. Ay, sa totoo naman talaga, ang hirap pantayin ng ano, diba? Alam naman nating mga girls yan, ang hirap pantayin ng ano, ng kilay, ang hirap pantayin ng makeup sa mata, ng blush. Minsan makikita mo yung usually yan, ang mapapansin natin, mas makapal yung sa kanan. Diba, minsan mas makapal yung sa pisngi natin dito, mas makapal yung kilay. So, ayun, eventually din naman matututunan din naman natin na mag-makeup ng medyo maayos-ayos. And yun, magandang malaking factor na rin yung ganun na ano, na yung product na ginagamit natin is maganda at madaling ipantay gamitin. So, kagaya nito, yun, sa kilay ko, kung mapapansin ninyo, ayan. Diba, ang ganda ng ano? O, ang ganda ng, parang naging guhit niya. Ang ganda, pero parang hindi pantay. Diba, mahirap talaga. Pagpasensyahan niyo na, mahirap talaga magpantay. Kahit yung sa mata ko, hindi ko alam kung pantay ba yan, or ano. So, basta, ano lang, sooner or later, magiging expert din tayo. Yung sa mata ko, ano lang eh, talagang guguhit. Lalagyan ko lang siya ng brown. Yung sa blusher lang na oily. Lalagyan ko lang ng brown. Tapos lalagyan ko lang ng puti, yung parang silver. Lalagyan ko lang ng konting brown sa gilid. So, ayun na, tapos na. So, ang importante naman dun, hindi pale yung ano natin, yung sa ano ng face natin. Kasi, pagka walang makeup naman, parang ang putla naman natin tingnan and hindi naman presentable, parang ganun. So, super light makeup is okay na rin naman yun. Para lang mas maging presentable tayo, mas nakakadagdag confident kapag ka alam natin na maayos yung ating, di ba, yung ating makeup. And then, sa buhok din, ako yan sa girls, alam niyo po ba na malaki rin ang nagiging parang plus factor kapag ka maayos din yung buhok natin.
Kaya talagang napaka-importante na tayo mga girls ay yung ating hair ay maayos. Kahit pang silin ninyo maigi, kapag ka ang buhok ninyo ay hindi maayos, parang buhaghag o hindi ano, parang ikaw mismo, parang naaaburido ka sa sarili mo, di ba? Dahil nakikita mo na hindi maganda yung ano, yung parang ayos na make ng buhok mo. Pero pag naman nakita mo na inayos mo yung buhok mo and sinuklay mo, pinlansya mo, inayos mo maigi. So parang alam mo yun na mas nagiging komportable ka, mas nagiging yung self-confident mo, mas nagiging okay. So napakalaki plus factor talaga ang ano, ang sa buhok, basta sa buhok, sa kilay, sa mata, na mga simpleng makeup lang, okay na rin naman yun. So yun pala, pakita ko sa inyo, ito yung kanina, yan, ito yung brown. Tapos pakita ko sa inyo to, ito yung nagustuhan ko. Ito. Ay, naano ko na siya, napagdikit ko. So pakita ko sa inyo ito. So yan, maganda siya. Kasi naka-mirror kasi yung aking salamin, kaya hindi ko masyadong maano. Pakita ko na lang sa inyo. So ayan, ito yung ginamit ko na parang makulay siya na sabi ko sa inyo matagal-matanggal. Then ito naman, ang hirap pag, at kaya parang naka-mirror kasi yung aking camera. Nahihirapan ako kung nasa ang kanan at ang kaliwa. So ayun, maganda siya. So ito naman yung brown na nahaluan na rin ng nadudutan na rin ng red. Tapos ito naman yung maroon kanina. So pakita ko sa inyo sa kamay ko, dapat ganito na lang. Paano ba? So ayan, naka-mirror kasi. Ayan. Yun. So ito yung maroon. Maganda din siya, 'di ba? So ito yung maroon na lip balm. Okay. So yan, maganda. Tapos ilang grams ba to? 5 gram. So ito, I think ay ano lang din to. 100 ata o mga 140. So basta yung mga presyo ng Oli, kasi ang Oli kasi, kaya hindi ko rin masyadong kabisado ang price niyan. Ang Oli kasi talaga ang unang nakaisip na magbenta niyan, at ang unang nakaisip na ito ay idagdag namin sa one-stop shop eh yung anak kong dalaga. Kasi sabi niya sa akin, may try natin kaya yung ano, yung Oli Cosmetics. Kasi parang ano, parang ang ganda niyang gamit. Ang ganda niya kasi nakikita niya sa page. So sabi ko, di sige, bahala ka, i-try mo kung ano, kung okay naman. So ayun, talagang ano naman, nung pinost niya, yun, ang dami niya na pa-order sa mga classmates niya. And then, ang maganda kasi, kaya ako talaga nasabi na nagustuhan ng mga kliyente namin at ng mga customer namin yung Oli Cosmetics. Kasi talagang alam mo yun, nare-recommend nila for yung kagaya ng isa niyang kaklase. Bumili sa kanya, and then umuli pa ulit, then bumili rin yung mami, and then na-recommend sa tita, na-recommend sa pinsan. Alam niyo kasi kung talagang ang produkto kasi ay hindi maganda ang quality, di ba? Hindi naman nila yun i-recommend, and hindi naman sila bibili uli kung hindi naman talaga nila nagustuhan yung product. Pero yun nga, dahil nagustuhan nila yung produkto, talagang umulit sila ng bili at inirecommend pa uli nila sa kanilang mga kakilala. Kaya maraming salamat sa mga suki namin, sa mga regular customer na talagang nagre-repeat order, nagre-repeat purchase, and nare-recommend pa talaga itong Oli Cosmetics na to, dahil talagang super ganda nitong Oli Cosmetics na to. Super mura, di ba? Affordable and maganda. Kasi syempre medyo tayo din kasi, di ba, mga Pilipino, minsan tinitignan din natin yung ano, yung quality. Minsan hindi lang sa, ay, mura nga, pero hindi naman maganda. So, ayun, medyo hindi rin natin tinatangkilik. Pero dito kasi, ang kagandahan dito sa Oli, mura siya, pero at the same time, maganda yung quality niya. So, yun yung maganda dito. Kasi talagang nakuha mo yung quality na gusto mo, yung presyo, na hindi naman siya mabigat sa bulsa. Kasi, di ba, sa panahon ngayon,
na tayo ay nagtitipid sa panahon ngayon na medyo mahina ang income, mahina ang negosyo, talagang kailangan na budgeted lang tayo. So yun yung nakakatuwa dito dahil sa murang price, wait lang, yan. Dahil sa murang price, eh, makukuha natin at magagamit natin yung mga product na maganda ang quality. So yun lang yung mai-share ko po sa inyo. Medyo mahaba-haba na ang ating kwentuhan, nakapag-makeup na ako. Pero actually, pagka ako ay nagme-makeup, siguro ano lang, 15 minutes, matagal pa yung 15 minutes kasi talagang mabilis lang naman yun. So, ngayon lang tayo medyo humaba-haba yung pagme-makeup dahil may kasamang kwentuhan at chikahan. So, yun. And yun yung hanggang ngayon ay nasa one-stop shop pa rin namin ito. Ito ay mabili pa rin talaga. And ito ay nasa ano na rin, nasa Shopee na rin. So, ilalagay ko yung link dyan sa description box para doon sa mga gustong bumili ng product, para doon sa mga gustong mag-order. Eh, meron tayo sa Shopee. So, ilalagay natin yung link sa Shopee. Hello! So, ilalagay ko dyan yung link ng Shopee. And ilalagay ko rin yung link ng One Stop Shop para, hello! Para sa mga gustong mag-order ay makapag-order po tayo. So ayun, at least patapos na rin naman tayo. So yun, kung meron pala kayong mga tanong about sa Oli Cosmetics, pwede niyo pong bisitahin yung kanyang page. Yan, sa page niya kasi doon nakalagay lahat ng mga iba't ibang products niya, iba't ibang kulay ng kanyang products. Yung iba't ibang kulay ng lipstick, iba't ibang kulay ng mga blush, 3-in-1, ganyan. And doon din sa isa kong ginawang vlog, short video lang yon, pero andun na rin lahat, pinakita ko doon yung lahat ng mga color din ng Oli Cosmetics. And meron pa po sila, for sure, na mga upcoming na mga products. Kaya abangan po natin yung kanilang mga upcoming na Oli Cosmetics. Yan. Ang Oli Cosmetics po ay dito po siya sa Santa Cruz, Laguna. Yung may-ari po niyan ay si Miss Marjorie De Villa. Yan. So, sa kanya kami kumukuha. And napakabait niya po talaga na makipag-ano po sa mga, napakabait niyang ka-business partner. Talagang okay siya, mabilis yung kanyang service. Kapag nag-order kami, pinipick up lang namin sa bahay. And then, yun. At saka ano, ang maganda dito sa may-ari ng Oli na to, alam mo yun na, yung mga stocks niya is halos kompleto. So, yun, parang bihira pa kami mag-order sa kanya na parang out of stock. So, yun kasi minsan yung, di ba, yung isa yun sa minsan nakakainis na kapag may order tayo tapos hindi kompleto yung products or minsan yung gusto nating kulay ay out of stock tapos hindi natin mabibili kagad or matagal yung service, matagal yung delivery. So, dito maganda sa kanya. Basta may message namin siya, pag pinuntahan namin, yun, okay na, pipick upin na lang talaga. Then kami naman kasi, pag kami nag-order sa amin, kung malapit lang talaga, dinideliver kagad namin. Baka, minsan kinabukasan, yun, dinideliver na namin. Kapag ka naman medyo malayo, meron naman kaming partner na courier, eto naman yung JNT, so, wala namang problema kung medyo malayo. So, pwede tayo magpa- JMT. And good news po sa mga gusto magnegosyo nitong Oli Cosmetics. Yan, open din po kami para sa reseller. Pwede po kayo mag-reseller. Message nyo lang po kami. And ako sa inyo, talagang mas gawin po ninyo, i-visit ninyo yung aming one-stop shop dahil makikita nyo po doon na napakarami po ng product namin na pwede po ninyong i-reseller kasi meron kaming mga beauty set. Yan, meron kami mga whitening lotion, yan naman yung mga mabibiling products sa panahon ngayon. Yun. Kasi di ba syempre, yung iba kahit na sabihin natin hindi nagtatrabaho sa labas, kahit nasa bahay lang, may mga Zoom meeting pa rin. So syempre kahit papano ay nagme-makeup pa rin naman yung mga babae. So ano pa rin siya, mabili pa rin po siya. Maganda pa rin po siyang inegosyo kahit sa panahon po ngayon. And yun nga, isa pa, minsan yung iba kasi nagiging outlet nila yung parang naiinip or parang, di ba, nadidepress. So, minsan ang ginagawa nila ay makapag-makeup na lang, makapamili ng ganito. Di ba, yung iba nagsya-shopping.
So, yun, kaya talagang pwedeng-pwede nyo pong i-visit yung aming one-stop shop na ano, one-stop shop by Annalyn Parole para makita ninyo yung mga products na pwede ninyong i-resell. Kasi yun yung, ano, yun yung, andun na yung mga products na at least makikita ninyo, pwede kayong mag-resell sa amin. So, yun, magpapa, ano lang kayo, inquire lang po kayo dun sa amin kung ano yung mga product na gusto ninyong i-resell. Napakarami po namin products. And dito sa Santa Cruz ay meron na rin kami mga reseller. So, open pa rin kami sa reseller para sa ibang lugar para i-ano na lang, i-ship na lang natin. And, ang payment naman nito ay sa through GCash. Kaya hindi, medyo hindi madali. I mean, madali pala. Madali ang transaction natin. So, kasi through GCash lang naman yung payment. And then JNT. Ang JNT naman ay mabilis lang din naman silang mag-deliver. So, yun yung nagustuhan ko sa JNT. Isa pa yun, thank you so much din sa JNT dahil talagang yung kapartner natin ay mabilis. Okay yung mga ano dito, mga tauhan dito sa Santa Cruz dahil yun, yung, kahit yung mga natatanggap namin, in-order namin sa Shopee, natatanggap namin siya ng maayos ang packaging, hindi yupi-yupi, hindi ipit-ipit. Kasi minsan yun ang problema natin sa mga courier, di ba? Kasi nga, minsan, parang wala silang pakialam, mga ganun. So, yun yung... Matatapos na ako nun, so. Pasaglit lang. So, ayun, maraming salamat sa mga nanood. And, ayun, sa mga gusto magnegosyo, PM nyo lang po ako, Annalyn Parole. Tingnan nyo lang po, visit nyo yung aming shop, ang aming Shopee. Lalagay ko dyan yung link or pwede ninyo i-search, one-stop shop by Annalyn Parole. Yun. So, para makita ninyo yung mga products. And, marami na rin tayo mga upcoming na mga product pa. So, yun, tinatapos lang natin yung ating mga, syempre, ma-finalize yung mga kausap natin na ka-business partner natin para maisama na natin sa one-stop shop ang mga iba't ibang produkto. So, yun yung kagandahan dito sa one-stop shop dahil marami tayong product na pwede nating isama dito. Kumbaga, kapag ka, ikaw ay reseller na ng isang product, pwede ka na rin makakuha ng reseller price ng lahat ng produkto natin. So, yun yung kagandahan po dito sa mga ino-offer natin na mga products dito sa ating one-stop shop by Annalyn Parole. And ang kagandahan, kahit malayo ka, mabilis lang po nating maipapadala sa inyo ang mga products. So, yun naman yung ikinatutuwa ko dahil yun nga, kahit malalayo ang ating reseller, kahit malalayo ang ating mga buyer, talagang wala akong maririnig na reklamo sa kanila na ang tagal-tagal ng delivery, mga ganyan. So, sobrang okay na okay po sa akin talaga ang servisyo ng JNT, ng Shopee. So, wala kami naging problema. Kahit nga po nung may nag-order sa amin, unang-una, first time namin nakapagpa-order sa Cebu, talagang sabi ko, napakalayo naman nito. Talaga bang ito makakarating yung product diyan, pero yun, okay naman dahil may nagpunta na, may nakarating yung product namin sa Cebu, nakarating pa ng Butuan. So kahit medyo worried ako, sabi ko parang ayoko yatang ipadala to, totoo ba tong umuorder na to na taga dito, tapos ang mura pa ng charge ng Shopee. So yun, wala naman, thankful naman ako dahil na experience namin na makapagpadala ng product sa malayong lugar. And ayun, natanggap naman din namin yung payment and natanggap din ng kliyente yung product nang wala silang reklamo. So, thank you so much sa ating mga ka-business partner sa products, mga ka-business partner na courier, ano pa ba mga ka-business partner natin, mga yon. And dun po sa mga gustong doon po sa mga gustong magpa-promote ng product ninyo, i-message nyo lang po ako dahil ako po ay willing po ako makipag-product collaboration or business collaboration. And then, pinopromote ko po siya through vlog, kagaya nito. And then, pinopromote ko rin po siya through live. And yon doon sa aking business and finance consultancy. So, doon ko din po siya pinopromote and doon natin pinapakilala yung produkto. So, message nyo lang po ako para mapag-usapan po natin yan. So, yun lamang po yung aking may share. I hope na maraming natutunan, di ba? Nakapag-makeup tayo, nakapag-share ng konting
knowledge about sa business, nakapag-share ng kahit papaano sa ating mga negosyo, and nakapag-offer ng mga business partnership natin. So, yun lamang po yung aking ma-share sa araw na ito. I hope po na abangan nyo pa rin yung aking mga live and mga vlog sa mga susunod na araw pa po. So, I'm Annalyn Parole. Thank you so much. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel at saka i-click niyo po yung bell button para lagi po kayo ma-notify every time na meron po akong bagong vlog na ilalabas. So, yun lamang po. Thank you so much. And bye-bye!